tulad ng panayad na sumuy ng hangin. Okay, ngayon nandito si Nanay. So, si Nanay pala ay tagahilan agan, isa sa nagtatrabaho dito sa akin. So, nabalitaan kasi ito si Kuya na isang bulag ay napakasipag. So, marami siyang kayang gawin sa kabila ng kanyang kapansanan ay hindi siya napanghinaan ng loob. Kaya, tatanungin natin si Nanay kung kilala niyo ba ito. Nay, kilala mo ba ito siya? Kilala ko yan siya. Gusto ko nga sana sabihin sa'yo, kaso lang nahihiya ako para matulungan siya. Ah, ganun ba? So, malapit lang ba ito? Malapit sa bahay? Malapit. Dadaanan niyo ito siya? Dadaanan niyo natin. So, totoo yung kwento na... may nakarating kayo sa akin na kwento na... Hindi lang kwento, nag-send mismo ng video at sinabi sa akin na... ito daw na si Kuya, isang bulag pero kayang umakyat ng niyog, kayang magsaka sa bukirin at kayang umuwi kahit siya ay bulag. So, totoo ito, Nay. So, at saka, napakagaling daw nito kumanta. Kaya, so ang nag-send pala ng video na sa akin na to ay si Mary Rose Nang. So, salamat sa iyo at pinabot niyo sa akin yung kalagayan ni Kuya. Kaya, tara! So, let's go, Nay. Samahan mo kami. Tara. Punta na tayo sa hilan na kung saan located si Kuya. Tara, let's go. So, mula dito na mga ilang oras tayo sa traffic na punta doon. Hindi naman mag-1 hour. So, more or less? Mahilan? Half hour? Siguro, mga 10 minutes. Wow, so 10 minutes lang, mararating na natin si Kuya. Okay, tara, let's go. Let's go. So, bibigyan muna tayo ng gitara sa kayo. Tara. Okay, what's up mga kapatid? Muli ay mayroon tayong susurprisahin. So, yung susurprisahin pala natin ay isang bulag, kaya... hindi tayo magkakaroon ng 1 minute grocery challenge. So kaya ngayon ay ibibili na lang natin siya ng kanyang mga pangangailangan. Sana makatulong ito sa kanya. Tara, let's go. Para kumpleto na. Dito, okay, syempre, bilhan na. Sabihan na natin. New
Ayan si Mami sa ano natin. I'm Mrs. Libal from Barangay Magsaysay, Bubon. Wow, thank you po isa sa ano natin subscriber at saka followers. Kapo na ako. Joker si Ma'am. Salamat po. Lahat yung total na nabili natin. Sana mag-enjoy sila. Punta na tayo sa Mercado. Tara. Okay, muli nandito tayo sa Adriaticos Rice Trading kung saan bibili tayo ng bigas na bibigay natin kay Kuya. So dito murang-mura kaya masaya pa tayo dito. Okay. Pabili po ng kuhan, dalawang sako. Lagay na lang sayo sa loob. Ayan. Okay, so dalawang sako, so matagal-tagal na yan. So dito sa Adriatico Trading, solid ang pera nyo, kaya tara, bayaran na natin. So ito, one night, bayaran natin si Boss. Thank you po. Thank you po. So ngayon, bibili naman tayo ng prutas para healthy. Tara, let's go. Bilan natin siya. Dito tayo sa bilihan ng prutas. Dito, murang-murang prutas. Kilala ko po. Joke lang. Try it. Hello, sir. Hindi nga. 100. 100. Bili na lang dalawa. Marami. So, ayan pala si Ma'am. Lagi naka-smile. So, dito ko lagi bumibili sa kanya. Murang-mura dito yung prutas niya. Yan lang, sir. Fresh na fresh. 200. Matagal ito masira eh. Oo, oh, hapon. So yung pera natin, 100 lang, pero bayan natin. Ayan, so mukhang marami na yan. Ilan niko, sir? Ito pa, meron na dito. Nagdagan na lang natin dalawa para wow! Sa 100. May dagdag pa, pero bayan natin. May 100, ma'am? Yes. So, ayan. 500, may pasubra pa. Let's go, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Mabuhay. Salamat. Let's go! So, kaya dito tayo ngayon sa XXR. So, bibili tayo ng gitara para kay Kuya. So, hindi ko pa alam kung anong pangalan ni Kuya. Kaya tara. Ma'am, may gitara po kayo dito? So, let's go. Mayroon pala doon. Doon na bibili. Ay, sorry. So, pipili tayo dito ng gitara. Ayan. So, napakaraming gitara. So, ano kaya ang mas bagay? Let's go. So, siguro ano na lang, blue para maganda tingnan. Ayan. So, itong blue na lang. Let's go. So, mag-antay tayo. Wala pang bantay dito. Kaya, antay-antay muna tayo. Ibantay po dito. Gitara po. So, ayan. Ang daming gitara. Pero, sa tingin ko, mas maganda yung blue. Kaya, green. Ano yung magandang ano dyan, ma'am? Color kaya na medyo ano na siya. Nasa 40 na yung edad niya.
Ano yung mas gusto nilang kulo ba sa din sa pagkakaano mo? Pagkakaano. White, green, blue o ano? Kasi tingin mo, ma'am. Iriregalo ko lang yun. Okay. Ito na white. White daw. So, para malinis na malinis. Okay, let's go. Kunin natin yan, ma'am. Opo. Kasi, maraming man stock. Meron ko lang, may stock pattern. Okay, so. Okay, yan na lang po. Para mabilis. Kaya malayo-layo pa yung bibiyahin natin. Okay, yan sila. So, mga dahil sa XRI, masayang-masaya dito ang mga tao. Bawal dito malungkot. So, ayan, maliban doon sa grocery items na bibigyan natin kay Kuya. So, yung pinaka-paborito niyang pagkanta ay dadagdagan natin siya ng gitara para masaya. So, susurprise natin siya mamaya. Wala siyang kamalay-malay na darating tayo ngayon. Let's go! Ayan. Hindi pwede ba itong balik na rin? Hindi pwede balik na rin. Okay lang po yan? Okay na po. Tara ba? Apply na lang. Ay, doon na lang? Sasakyan doon. Okay, let's go. Tara, babayaran na natin. Tara, dito tayo sa counter. Para masaya. Kailan natin magbayad? So, ma'am, thank you, ma'am, sir. Okay, let's go. So, dito murang-mura lang yung magitara. Salamat po. Ayan. Ayan po, bayaran natin ang 188, so murang-mura lang. 188 pala, sorry. Recocle natin. Ito na resibo natin. Tara, let's go. Final na gana tayo. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, let's go. Tara na. Bandi na tayo sa ilan agaan upang surprisahin. Okay, ito na yung gitara. Sana ay ma-surprise sila. Okay, let's go na. Banat. So, ito yung mga kasama ko. Ay. Let's go, napakarami namin. Para mas masaya, mas marami. Ayan, wow. Sana all. Okay, yan muna mamaya. Okay, so ngayon nandito na tayo sa Silalang Agan. So kung saan nandito yung susurprisahin na natin na tao. So tara. So medyo malapit na rin itong bahay niya, kaya dito muna tayo gusto para pagayin natin. Okay, tara, let's go! Tawag susurprisahin. Ay, nandito po pa si Kuya, yung ulag. Ayun, so kaya nandiyan ba si Kuya? So, pwede natin siya makausap.
wala dito. Ah, nasaan po siya? At doon sa patod niya. Sa patod niya. Saan po yan? At doon. Ha? Kalamaring Jube. Sige, puntan. Balayo ba? Malapit lang. Hindi mo masyado, malapit lang. So, tara, punta na natin si kuya. Dika ma, sama. Upo na ko. Okay, let's go. So, nai kayo po yung asawa ni kuya? Opo. Ah, so, si nanay pala yung asawa ni kuya. Ano pong pangalan ng asawa niyo po? So, hindi alam nalang yung pangalan ng asawa niya. Ano po? Tunay. Hindi, ang tunay niya pangalan, iba. Ah, so hindi pa alam na yung tunay pangalan ng asawa niya, kaya bago pa lang sila. Para sigurado, Kip. Kaya magkamali ako. So susundin natin si kuya doon sa... Oo, bago ako pag-una. Nandun doon sa pinsan niya, no? Oo, urupod lang ito niya. So sa pinsan niya, susundin natin doon si kuya para makausap siya. Okay, let's go! Yung tutulungan natin. So hindi ko alam yung pangalan niya. So tara, para malaman natin, punta natin. Let's go! Hi, po. Hi, si tatay. Hi, good morning po. Pwede ba tayong pumasok? Magawin po ako, binigaw pa. Ikaw ba ang alawa ng Juan? Ito. So dito pala si... Pangalan niya, talagin mo na lang po siya. Kuya, ano po yung pangalan niyo? Antonio po. Po? Antonio. Ah, Antonio. Totong pangalan po yan? Opo. Ah, okay. So, pwede ba kitang sunduin dito? Doon tayo sa bahay nyo para... Ano po? Sige. So, ako pala si Busri. So, ikaw yung isa sa napili ko na dapat tulungan, kaya pinuntang kita dito. Actually, may nag-message sa akin si... Kilala mo ba si Mary Rose Suarez ng... Parang sa... asawa niya, kapatid ng asawa niya, doon daw kayo dati nakatira. Opo. Yun, so siya yung nag-visit sa akin, kaya so naantig ako doon sa kwento ng buhay mo, kaya sabi ko, tara, puntahan natin. Okay, tara, wait tayo sa inyo. Okay. Okay, let's go. Salamat sa gino. Kuya. Sige. Ano mo pala pangalan mo? Dito Aguilando. Dito Aguilando. So, saan po yung... Ako nagkukupok kanya. Ah, kayo po nagkukupok kanya. So, paano? Pupunta ko kayo doon sa kanya? Pwede si mama? Let's dito, go! Sige. Okay, thank you. Dito po yung lagi asawa niya. Ah, ganun ba? Si ma'am? Ma'am, good morning po. Yan ang business ko. Pwede kayo sumama? Pwede siya nakuha. Pwede. Okay, let's go! Tara, sama tayo doon para meron kami munting sorpresa sa... Sige. Kay Kuya John. Saan ba yung bahay ni Ma'am Mary Rose? Malapit lang doon? Mary Rose! Oh! Luksin na akin ng video eh. Nang po, Suarez nang. Oo. Nag-aaral na po yun siya sa... Oo. Kwan? Si Kwan. Ada doon si Ross. Okay, tara. So, daanan natin yung nag-send sa akin ng video para maano din natin siya at mapasalamatan. Tara, let's go! Sige. Puro na tayo let's go. Wala ba let's go? Uy. Dito, so dito pala naglalagi si Kuya Antonio. Antonio, no? Antonio Bantilo. Bantilo sa pinsan niya. Pinsan ka po niya, pinsan? Pinsan? Di, best friend lang ako niya. So ito pala yung best friend niya, kaibigan niya. So dito siya naglalagi, kaya isama natin yung best friend niya. Best friend never dies. Tara, let's go! Bantilo tayo! Yung nag-send sa akin ng video na si Ma'am Mary Rose. Kaya tara, let's go. Punta sa bahay nila. Let's go! Lipad na! Wow, good morning! Good morning, sir! So, nakita kayo mo para sunduin ka. So, sinurprise lang namin para... Surprise! Surprise talaga! So, so, si Mary Rose pala, si Ma'am Mary Rose. So, ma'am, bigay ito camera. Totong abong pangalan mo, ma'am? Mary Rose na. Okay, tara, let's go! Punta tayo sa bahay nila Kuya Antonio, no? Antonio. Muna tayo sa labas, ma'am! Hindi na tayo mukha si talong, puno na. Okay, tara, bantay na tayo. Dito na muna iba.
Kuya, doon ka kuya sa baba sa kabila. So ngayon, nandito na tayo sa bahay ni Kuya Anton. So sinundo natin siya doon sa bahay ng best friend niya. Dinaanan na rin natin si Ma'am Mary Rose na siyang nag-upload ng video. Okay, tara, let's go. Kuya! Ay, dito yung mag-asawa. So, mahirap dumaan. Dito doon. Let's go. Let's go. Dito na tayo sa bahay ni Kuya. Kapag lang. Alalay, alalay. Maraming price na. So, ayan. Ito na yung bahay ni Kuya. So, dito tayo mag-uusap. So, Kuya, dito ka, Kuya. Dito ka, dito ka po. Ayan, upo mo na. So, okay na muna. Picture muna. So, nandito tayo ngayon sa buhay ni Kuya Anton. So, galing sa kanyang best friend ay sinundo natin siya upang galing dito sa bahay niya. So, Kuya John, good morning. Kumusta yung kan? Pangaraw-araw niyo na buhay? Lampo mo sa so, paano kayo namumuhay araw-araw? Ano ba yung ano ba yung mga ginagawa niyo? Ano yung tinatrabaho niyo? Ano yung pag-trabaho? So, pagpupra po, ayun sabihin ang pagpupra, umakyat kayo niyo, tapos kayo yun ang bibiyak na niyo, gano'n po. Hindi ba kayo nahirapan, Kuya Anton, na hindi kayo nagkakita, pero nagpupras kayo? Yung pag-aakyat ba ng niyong, so, paano mo nalalaman yung niyog na dapat na kunin at saka hindi kukunin? Yung tinutok-tok ba? Yung ba yun? Paano po? Ah, pag tumutunog, ibig sabihin, pwede na kunin. Ah, ganun ba ito? So, kailangan talaga. Malaman ano, kasi hindi nyo nga nakikita. So, may tanong ko pala muna. So, yung iba, yung pagkabulag nyo, involved po ba ito? Mula nung pagkabata, ibulag nyo po kayo. Isinilang po kayo, bulag na kayo. So ilang taong kayo nung nabulag kayo? Sabi sa ako rin. Ilang taong po. So nalaman nyo ba kung ano yung cause, yung dahilan ng pagkabulag nyo? Sabi sa akin sa magulang sa tatay ko. Ako, bulati ko. Ah, nabulati ko. Kaya ganun. Sa kabila ng inyong pagkabulag, so hindi ba kayo pinanghinaan ng loob? Hindi ba dumating sa isip nyo na parang gusto nyo ng sumuko? Hindi naman? Ano pa yung ibang ginagawa nyo? Pati paggawa ng bahay po, parang ano kayo magpanday? Talaga? O paano nyo nasusukat yun, Kuya Anton?
paano sa isip lang. Talaga. Grabe, ano? Yung bahay, ibig sabihin, di ba ang bahay may sukat, may haligi. So, paano nyo masusukat na hindi nyo naman nakikita? Nagawa ko yung ulog. Ah, di naman, dinidipa-dipa nyo lang. Ah, ba to? Pati yung pagbubong ng bahay, kaya nyo po? Ako, di ba kayo natatakot na baka malaglag kayo habang nagbubong? Kaya, natatakot ako. Ah, kinakaya nyo na lang po. Okay, okay. So, maliban po sa paggawa ng bahay, ano pa yung kaya nyong gawin? Pag umapo, katulad sa umado, yung mga ginagawa nyo doon? Pagtanim lang sa kamuti. Ah, pati pagtanim ng kamuti. So, alam nyo po yun, kasi ang kamuti, di ba, ganun din. So, may distansya din. So, paano po, nilulubin nyo lang din o tansya na lang po? So, paano yung ginagamit, ano naman yung ginagamit nyo para bungkalin yung lupa? Pink po ba? Natatansya nyo naman yung tama ng piko at saka buwan eh, para pagkasunod-sunod dapat yun, para maayos. Talaga ang galing nyo naman Kuya Anton. So, ano pa, maliban doon sa pag ano sa bukit, ano pa yung mga ginagawa nyo? Apaka, kung marunong dito kayo mag-tawag doon, mag-gapas ng apaka. So dati po pa na ginagawa nyo yun. So dati po, taga saan po pala kayo? Ah, sa mundo po. So, kailan lang kayo nagpunta na dito? Ito yung best friend mo. Bait naman yung best friend mo talaga. Karoon ako ng asawa. Ako. Mura doon. Eh, dako nga dito naka, ano, balik. Ay, gano'n po. So, dati kayo may asawa pala. So, ano po nangyari nung asawa nyo? Kayo dito sa best friend mo. Hindi po ba kayo nagkaanak? Mga ilang taong kayo nagsama? 15 years? Tagal-tagal din po. So ano yung, nung nagkasawa kayo, ilang taon kayo na? 49 po. Marunong kayong mag-akyat ng niyog, ang tawag doon mag-upras, magtanim ng kamuti, magpanday ng ano ng bahay. So, maliban doon, ano pa yung ibang ginagawa niyo? Totoo ba na kaya mong pumunta ng Bukirin na ikaw lang mag-isa? So, paano mo pala nalalaman na nandoon ka na sa yung lugar mo? Na yung dapat ka nang yung magtanim ka na ng kamuti, paano mo na ano yun? Sa ano pa sentimano, mayroon po yung sinasama. Ah, may sinasama din po kayo. So, minsan may kasama po kayo doon. So, yung sa pag-aakyat ng niyog, di ba? Akyatin nyo yung niyog. Then, di ba, nakuha nyo na yung mga bunga. So, bibiyakin, di ba? Tapos, kayo pa rin yung mag tatanggal doon sa baon ng niyog. Di ba kayo nasusugatan kasi hindi nyo naman nakikita yung hindi naman kayang-kaya naman. Okay, so ayan si Kuya Anton. So sa kabila ng kanyang kapansanan, sa kabila ng kanyang pinagdaanan, hindi siya pinanghinaan ng loob. So nagpatuloy siya. So dahil sa lakas ng loob, talagang
kayang-kaya niya lahat na gawin ng mga bagay na inaakala nating imposible. Gaya yung mga kumpleto naman, so huwag kayong paghinaan ng loob. Kung mayroong magpagsubok na dumating sa buhay nyo, ay kaya-kaya niyong lagpasan yan. So tularan natin si Kuya Anton, gawin natin siyang inspirasyon, so na hindi hadlang ang kapansanan upang magpatuloy sa buhay, upang buhayin ang pamilya. Okay, so ano pa ba yung masasabi mo, Kuya Anton? Ano ba yung mga gusto mo? Katulad ng ano po? Ng maliit na tindahan, gano'n? So, mapagkukunan ng pag-araw-araw? Secret mo lang. Balita ko, Kuya Anton, na magaling daw po din po kayong mag-gitara. Magaling kayong kumanta. Hindi po gano'n kayo. Kasi hindi ako nag-tanong. Pero napanood ko po sa isang video na sinit sa akin, ay gumigitara kayo nun habang kumakanta. So maaari nyo bang sampulan sa amin yun mamaya? Ano ba yung mga paborito mo ng mga awitin? Tulad ng ano? Tulad ng ano po? Anong title? Saan muna? Buksan muna ganun? Yung Lorena na ano ko sa video mo? Lorena eh. Dati yung pang-asawa ay Lorena ang pangalan? Mm-hmm. Hindi. Ano palang pangalan dati mong asawa? Christina po. Ah, Christina. So dapat Christina ng aking buhay. Ganun na ba, diba? So ngayon ay kakausapin naman natin ang kasalukuyang asawa ni Kuya Anton na si... Ano po pangalan natin ay? Good morning po. Ano po? Crisanta. Apelido na po na ay? Crisanta Balen. So si Ma'am Crisanta Balen, siya po yung kasalukuyang may bahay ni Kuya Anton. Nay, may tanong ko lang. Paano po kayo nagkakilala ni Kuya Anton? Kaya po na galing ako kasi support ako ng mga pangalan ko. Support ako ng mga anak ko. Sa akin malang ko napapagawa. Apo, so negosyo na po kayo. Ano po yung mga pinapautang niyo? Ano po? 5-6 so nagdinigusyo si nanay ng pautang na pera. Nagdinigusyo ako dito ng gasolina. Apo, napakasipag. Ay, inutang sa akin ng 1-5, hindi ko na nabalik ang gasolina kaya nabutit na ang ulo ko, di na ako napasigi kaya sige lang utang ng gasolina. So yun po, huwag kayong utang ng utang sa katulad na nagdinigusyo kasi nalulugi po. Talaga, nalulugi ako na kaya hindi niya naman ipatuloy. So, doon, totoo ba na doon kayo nagkakilala ni Kuya Anton sa bahay niya? Sa kanila. So, niligawan po kayo ni Kuya. Manika na agad, pero dumaan ba kayo sa pag-ingits-ingits? Gano'n yung parang magkita-kita? Nagkikita kami doon sa kanila ang balay. Lagi permanente ako kayo. Pero, crush mo ba siya nung ano? Doon para isip ko nga niya, paano kami nito mabubuhay kay Waray Mata? Hindi mo kalahin na napakasipag pala ni... Hindi ko mananam na mandurod sa sila. Tawagan nyo? Ang bago niya sa akin. Na bago pa lang kami. Apo. I love you. Sana all! Sabi niya, hindi tayo magbubulag. Pag nagbulag tayo, patayan. Wow! Till death do us part, kumbaga. Sabi niya yan. Okay, salamat sa pag-alaga kay Kuya Anton. So mamaya, meron pa akong ng sorpresa para sa inyo. So, kumusta na tayo? Si ko naman ang interview natin. Ngayon, kasama naman natin si Kuya dito. Dito ang Abilando at saka kanyang mabahal si Ma'am Juby. Si Ma'am Juby Abilando. So, para pala sa kaalaman ng iba, so si Kuya Lito ay siya yung best friend ni Kuya Tony. So, si Kuya Tony ay nakatira sa kanila sa mahabang panahon. So, ngayon, tatanungin natin kung kamusta si Kuya Tony sa bilang isang kaibigan. So, Kuya Nito, ate. Si Tony,
pa ako sa Mondragon, balik pa ako. So balik pa, magkaibigan na kayo. Pagkatapos, hanggang sa lumaki na ako, nagkaasawa na ako. Nandiyan pa rin siya, nandiyan pa rin sa atin siya. Hindi lang sa magkaibigan, talagang mapamahal na kayo. Kaya kinabayaan naman siya sa rin mga pamilya, mga kapatid, mga pamangkin, mga anak na. Kinabayaan siya kasi aalagaan siya. Ma'am, siyempre, alagain yung mga kaibigan katulad ni ano, hindi ba kayo katulad ng ibang asawa kasi ayaw ko niyan, palisin niyo yan, ganun, hindi ba man sa isip mo yung ganun? Minsan, pero inkubab ko naman na kasi naaawa ako sa kanila. Isip ko tayo sulod na mandak sa kanila. Siya ibang alis, tara, dito tayo. Agad niya kabuktuhan, sira naman siya. Wala na ganap, mahimok. So yun, napakabait kong mag-asawa, so haba ng pasensya nila. So kahit hindi nga nila kadugo o kano-ano, handa silang tumulong. Actually, matagal na pala nilang tinutulungan ko, kaya masalamat tayo sa kanila. So, Ma'am, ikaw, kumusta si Kuya Anton din sa pagkakakilala niya? Masabi niya para sa akin. Maupay man siya sa amin. Masipag po nga, ikaw, tulungan. Mabuyot man siya sa kanyang pagtrabaho. Kung nga yun siya, so, muli, pasalamatan natin yung mag-asawa. Sir, salamat sa tulong at alala niyo. Thank you po. Okay, so sunod naman natin yung interview yung ano na yung nag-upload ng video. Okay, good morning. Muli ay kakausapin naman natin si Ma'am Mary Rose na siyang nagpaabot sa akin ng video. So ngayon ay sinundo pa natin yung sa bahay niya. So sinurprise natin siya para dalawa sila ma-surprise. So Ma'am, unang-una thank you sa malasakit nyo. So, Ma'am, bakit mo ba na isipan na ipabot sa akin yung kalagayan ni Kuya Anton? Kasi po, nung una talaga, nung nag-follow pa lang kami sa mga vlog mo, yung wala pa kay Tagapok. Yes, kasi una pa kami nag-follow kayo sa kayo. Nung nagawa yung vlog kay Tagapok. Nag-notify sa akin yung YouTube na may bago daw na-upload si Boss Reyna. Na ano, na-video. Tapos, hindi ko ma-open kasi mahina yung wifi dito, wala namang signal eh. Pero nung na-open ko, sabi ko, hala, dito yun sa Katarman lang, si Tagapok, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, oo, sabi ko, hala, natulungan ni Boss Rey, ganito. Tapos sabi nung asawa ko, bakit hindi mo i-try na i-upload yung video ni Kuya Tony? Kasi matagal na namin siyang na-videohan nung pumunta kami sa sinasaka nila ni Kuya. Naaliw talaga ako, naantig talaga yung puso ko na, grabe, bulag siya, pero kaya niyang gawin lahat, yung magsaka ng nyug, kahit nga mag-araro, kaya niya, lahat kaya niya. Hindi ko talaga masasabi na bulag siya kapag tingnan mo sa malayo, parang normal na tao, ganun. So, binidyo namin, tapos pinakanta ko siya kasi marunong siya kumanta, gumitara. Tapos nang sinabi ko, Kuya Tony, parang binibiro ko siya, sabi ko, Kuya Tony, try natin i-upload to or ibigay natin yung video mo kay Boss Rey. Sabi niya, sinong Boss Rey ko? Siya yung vlogger ng taga-Katarma na nagtumutulong sa mga kagaya nyo, sa may mga kapansanan, sa mga dapat tulungan na tao. Yes. Na-excite siya. Oo, na-excite siya. Natuwang-tuwa talaga siya. Tapos sabi ko, nung nasa Katarma kami mag-midterm exam, yun na, na-message ko, tapos na-notice agad. Sabi ko, thank you Lord, na-notice agad na kadami-daming taong nagme-message kay Boss Rey. Hindi ko talaga in-expect yun. So, libo-libo yung nag-ano sa akin. Nagme-message na ganito. Hindi ko lahat na babasa yun. So, random na lang yung pag-ano ko. Tapos, sabi ko, uy, nag-reply si Boss Rey ganun. Tapos, send ko yung video. Tapos, yung sinabi mo na gusto mo siyang makita, makausap, ganyan-ganyan. As in talaga, nag-pray talaga ako kay God kasi hindi ko expected na mangyayari to. Kasi ang dami ng taong na humihingi ng tulong sa inyo. Tapos sabi ko, sabi ko kay Kuya Tony, yung sinabi ko na, natuwa talaga siya. Tapos sabi, araw-araw pag napapagawa ko siya pumunta sa sakahan,
dadaan sa bahay, sabihin. Oo, sa sabihin. Bahay niyo, alam niya kahit siya lang mag-isa, kasama niya si Ad Santa. Sabihin niya, Mary Rose, oo. Ano na yung kay Boss Ray? Sasabihin niya yung ganun. O, excited talaga siya. Tapos sabi ko, wala pa kasi may ibang mga project na nilalakad, ganito. Sabi niya, sige ko nung dilakit kong mawara ang pag-asa. Pero may laadan pag-asa. Itong talaga, sa term niya, misan ako, misan nanay ak, parang na-encourage ak, naimuon ko maging successful ak, kay kaya nga niya. So nagkadikam yan na, as in, grabe talaga na, overwhelm ak talaga sa ako na, di ko talaga in-expect na makadikam yan agad si Ton. So, na-surprise talaga, tapos thankful ak talaga kanggad, naging himuin niya na, naging inspiration kam niya na, nag-abot kam sa sining ak. Part na nga, over 9 sa level ko ni Sugad pa. Kaya thankful po ako talaga na nangyari din yung sunsin. Ako talagang pasasalamat sa inyo. Okay, so ayan. So narinig niyo po ang kwento ni Ma'am. So isa si Kuya Anton sa mapalad na matutulungan natin. So pasalamat din tayo kay Ma'am na siyang nagbigay sa akin ng video na lalong nagpaantig sa akin puso para magpursugi na tapusin agad yung ibang projects ko, kasi actually yung pagtulong ko hindi lahat on cam, so may mga minsan kasi bigla ang lakad, so tumutulong kahit sa ako nung pupunta, yung kaya kong abutin ng tulong ko, tinutulungan natin yan. So Ma'am, thank you very much. So mabuhay kayo, Ma'am. Maraming salamat din. Mabuhay kayo. More vlog to come. Thank you. Oo. Okay. Salamat. Sige, thank you, Ma'am. So ngayon ay ihahandog na natin sa kanya ang ating galang handog na gitara upang tayo ay kanyang handugan ng kanyang malulupit na awitin. Okay, yan. Huwakan mo, kuya. So ito yung gitara na handog ko para sa iyo. Yan. So fresh na fresh, bagong-bago. Yay! Bubuksan na natin. Wow! Wow, bagong-bago, may tali pa. Wala makabuhi. So, ano yung masasabi mo dun sa bigay ko na gitara sa'yo? Salamat po sir sa binigay mo na gitara para sa akin. Wow, welcome. So ngayon ay handugan tayo ni Kuya ng isa sa mga paborito niyang awitin. Kuya, ready ka na ba? Minamahal kita. Nurina, ang pag-ibig ko ikaw, bakit ako'y iyong iwan? Sino balik akhirnya, mintain kita araw gabi, ikaw ang nasa isip ko. Lurina, ang aking buhay, ikaw lamang ang mato, magpakailan pa man. Bakit ako'y sinoktan mo
balik kahira. Hintayin kita araw gabi, lala ikaw ang nasa isip ko. Lorena, ang aking buhay, ikaw lamang ang mahal ko. Magpakailan pa man. Okay na kuya, thank you, so sobrang na-touch ako sa kanta ni kuya, so napakagaling pala talaga ni kuya kumanta at saka gumitara, ang linis, so parang hindi ko akalain na kahit di siya nakakita, so memorize na yung pag-gitara at saka pagkakanta. So ngayon ay so surprise na natin si kuya, so meron akong munting surprise sa iyo, so maliban dito sa gitara na ibibigay ko sa iyo, marami pa tayong handog na ibibigay sa iyo. Sana ay magustuhan mo. Kaya Anton, ready ka na ba? Okay, isa na natin. Let's go! So kunin nyo na, ipasok nyo na dito yung mano natin. Pasok na, ayun na yan, Paray. Surprise namin. Hindi ko alam. Ah. Hindi ko na yun. Bye. Yung tatlong mata ko. Pinatang tapon yung mata niya eh. Wala ko kay Mon. Pag-umilip ba na? Pag-umilip. Pag-umilip. Philip. Pag-umilip. Okay, what's up? So, Kuya Tony and Ate Santa. Handa na ba kayong makita yung surprise ko sa inyo? Po? Oh, parang mahina eh. Okay, tara umpisa na natin. Let's go! Ayan, surprise! Yay! Ano ba yan, bud? Ano yun? Ano yan? Kaliwat kanan! Kaliwat kanan! Yes. Puro pa dito, puro pa. Dito. Dito, hawakan mo yung malalaki dito. Dito, Kalay. Dito, Kalay. Tulong mo. Sige, hawakan mo pa. Hawakan mo yan. Dito. Sige, dito pa yan. Sige, ato pa sa unan na. Ano yan, Kuya Tony? Ano yan? Ano yun? Ano yun? Umuin mo. Ano yan? Leon, ito. Pantin. Yan, Marilata. Ito, ito. Ah, wala na ito. Ano yan? Speechless lang siya giyaw. Ito. Ano to? Bakit tanton? Daw mo na yung panunuan na sinta ko. So, okay. May mga pangalan man. So, na-surprise ba kayo? Alam, dami. Opo. Kuya Tony, na-surprise ba kayo? Salamat. Wow. Okay. Pero siyempre, ito yung pinakamalupit. So, yung... Paborito! Tony, hawakan mo na yung handog ko na regalo ko sa'yo. So, upo ka na dito ulit. Okay, ma'am. Okay, upo muna tayo ulit. Maraming salamat sa inyo. So, nagustuhan nyo man yung surprise ako sa inyo? Opo. Masaya ba tayo? Masaya? Opo. Wow. So,
Sana yung konting handog ko sa inyo, pwede na to yung pang-umpisa sa, pwede nyo ibinta, yung iba, pwedeng pagkain. So, okay na pa ito? Marami, ano? Malaking tulong yan. So, malaking tulong na po ito sa inyo? Okay, very good. Ganyan lang nangyari sa buwan nyo. So, Kuya Tony, ano ba yung may mayroon ka pa bang gustong sabihin sa akin? Oy, salamat po sir, sa tulong nyo sa akin. At saka yung nagtulong na si Santay nga si Lito Aguilando. Ah, gusto mo silang pasalamatan. Mary Rose. Lalong-lalo na sa ano, sa kanira. Sa Boss Ray Vlog. Ah, maraming salamat din sa iyo. So, tuloy mo lang yung pagiging masipag at matulungin. So, bilib ako, hanga ako sa pinakita mong determinasyon sa buhay kahit na naiba ka sa iba. Medyo sabi nga nila, hindi tayo pinalad na katulad ng iba. At least, lumalaban, nagsisikap. So, hanga ako sa iyo. So, for the last time, pwede ba kaming handugan ng sarili mong composition na awitin? Pwede? Pagbigyan mo. Okay, let's go. Pagbibigyan daw tayo. Okay. Okay tayo, ready? Ready na. Kanta mo na ako sarili mong composition. Let's go. Minahal ka, sininakundukan. Ngati, takot ka mo malilinta. Mintras kun buhay kapaman, binlayan mo ako kayo. Ang gugma ko inugin tulapos, maudaw kasing-kasing ko nagsusubo. Ang kaming awakin kakanta, ngadaan aton pagkita. Pero inong duminala ako, aku iluhin gugma, binihingyap sa oras na tanan. Mintras kong buhay kapaman, tungod kay ikaw irayo. Kasing-kasing ko nagsusubok, at kaming awakin kakanta, ngadahan atong pagkita. Pero inom duminala ako, aku ilusin gugma, dinihingyap sa oras nga tanan. Atun-atun gin sa aran,
Salamat po. Yay! Okay, sa lahat ng nanonood at makakapanood nito ay tularan po natin si Kuya Tony sa kabila ng kanyang kapansanan ay hindi siya pinanghinaan ng loob. Hindi naging hadlang ang kapansanan sa kanya upang lalong magsumikap at magpatuloy sa buhay. Kaya yung mga kumplito dyan, so huwag kayong panghinaan ng loob kung may pagsubok at sunurin sa buhay. Tuloy lang ang laban. Manalig tayo sa Diyos at maniwala tayo sa magagawa niya. So weary when troubles come and my heart burdened be, then I'm still waiting in the silence until you come and sit a while with me. Hatid ng tunay na kalayaan.
Pampilo na nanihingi po sa inyo ng tulong kung na ipagkakaloob ninyo. Nahihirapan na po ako mag-akyat sa inyo at saka magbalat ng upo. Pagtawid sa ilog, hindi ko na po kaya. May edad na po ako, mahina ng tuhod ko. Kaya naghihingi ako sa inyo kung ano po ang dapat niyo maibigay para magkaroon ako ng magandang buhay at kinabukasan. O hindi po ako kagaya ng iba nakakita. Isa po ako na disabled. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Lahat ng nanood ba? Ako po si Lito Aguilando, dating kaibigan ni Tony Bantilo, na taga-barangay Mondragon, taga-barangay Silanagan, taga-alaga kay Tony. May sabi niya sa akin, kung ang sabi niya sa akin, kasi pinabayaan naman siya sa kanyang mga kapatid at kamag-anak. Ako naman ang tinuturing niya pinagkatiwalaan niya ako. Sabi niya sa akin, kung anong mangyari sa kanya, ako ba sa kanya ang bahala. Kaya kung sino man ang may gandang loob na tumulong siya sa may magandang loob tumulong sa kanya, nandito naman ako. Kung hanapin niyo lang para sa kanya, nandito naman ako, magtulong-tulong tayo. Salamat. So dahil sa tulong nila Kuya Lito, bigyan natin si Kuya Lito ng pang-snack. Thank you. Salamat, Boss Ray. Salamat. So, siyempre, si Ma'am. Kunti pang-snack. Salamat. Okay, at saka, siyempre, si Nanay ang asawa. Nanay ang minahal. Nanay ang minahal. So, siyempre, sa kanya natin ibibigay. Ako, ayan. Tay. Ano sa sabihin, Nay? Salamat. Salamat. Wow. Okay, so masaya ba kayo? Yes. So masaya kayo. Let's go. Jump, jump, jump. Woo! Nakaka-